Zacarias. Darating ang Panginoon at maghahari. Ikalabing apat na kabanata. Darating ang araw na hahatol ang Panginoon. Paghahatian ng mga kalaban ng mga ari-ariang sinamsam nila sa inyo na mga taga-Jerusalem habang nakatingin kayo. Sapagkat titipunin ng Panginoon ang lahat ng bansang makikipaglaban sa Jerusalem. Sasakupin nila ang lungsod na ito. Kukunin nila ang mga ari-arian sa mga bahay at gagahasain nila ang mga babae. Dadalhin nila sa ibang lugar ang kalahati ng mga mamamayan ng lungsod, pero ang matitira sa kanila ay mananatili sa lungsod. Pagkatapos, makikipaglaban ang Panginoon laban sa mga bansang iyon, katulad ng ginawa niyang pakikipagdigma noon. Sa araw na iyon, tatayo siya sa bundok ng mga olibo, sa silangan ng Jerusalem. Mahahati ang bundok na ito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga, at ang kalahati naman ay lilipat patimog. At magiging malawak na lambak ang gitna nito. Dito kayo dadaan mga taga-Jerusalem sa inyong pagtakas, dahil ang lambak na ito ay aabot hanggang sa Azel. Tatakas kayo katulad ng ginawa ng inyong mga ninuno noong lumindol sa panahon ni Haring Uzziah ng Huda. At darating ang Panginoon kong Diyos kasama ang lahat niyang mga anghel. Sa araw na iyon ay walang init o lamig. Magiging katangi-tangi ang araw na iyon, dahil walang gabi, kundi panay araw lang. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Sa araw na iyon, dadaloy ang sariwang tubig mula sa Jerusalem. Ang kalahati nito ay dadaloy sa dagat na patay, at ang kalahati ay sa dagat ng Mediteraneo. Patuloy itong dadaloy sa panahon ng tag-araw at tag-ulan. Ang Panginoon ang maghahari sa buong mundo. Siya lamang ang kikilalaning Diyos at wala ng iba. Gagawing kapatagan ang buong lupain mula sa Geba sa Hilaga hanggang sa Rimon sa timog ng Jerusalem. Kaya mananatiling mataas ang Jerusalem sa kinaroroonan nito. At titirhan nito mula sa pintuan ni Benjamin hanggang sa lugar na kinaroroonan ng unang pintuan, at hanggang sa sulok na pintuan, at mula sa tore ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. Ang Jerusalem ay hindi na muling wawasakin, at ang mga mamamayan nito ay mamumuhay ng ligtas sa panganib. Ang mga bansang sumalakay sa Jerusalem ay padadalhan ng mga salot na ito. Mabubulok ang kanilang mga katawan, mata at dila, kahit buhay pa sila. Ganito ring salot ang darating sa lahat ng mga hayop sa kanilang kampo, pati na sa kanilang mga kabayo, mola, kamelyo at asno. Sa araw na iyon, lubhang lilituhin ng Panginoon ang mga taong iyon. Ang bawat isa sa kanila ay sasalakay sa kanilang kapwa, at sila mismo ay maglalaban-laban. Makikipaglaban din ang ibang mga lungsod ng Huda. Sasamsamin at titipunin nila ang mga kayamanan ng mga bansa sa palibot nila, ang napakaraming ginto, pilak at mga damit. Pagkatapos, ang lahat ng natitirang mga tao sa mga bansang sumalakay sa Jerusalem ay pupunta sa Jerusalem taon-taon para sumamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan, at para makipag-isa sa pagdiriwang ng pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ang mga taong hindi pupunta sa Jerusalem upang sumamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan ay hindi padadalhan ng ulan. Ang mga taga-Ehipto na hindi pupunta sa Jerusalem ay padadalhan ng Panginoon ng salot na katulad ng salot na kanyang ipapadala sa mga bansang hindi pupunta para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Iyan ang parusa sa Ehipto at sa lahat ng bansang hindi pupunta sa Jerusalem para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Sa araw na iyon, nasasamba ang mga bansa sa Panginoon. Isusulat sa mga kampanilyang palamuti ng mga kabayo ang mga katagang itinalaga sa Panginoon. Ang mga lutuan sa templo ng Panginoon ay magiging kasimbanal ng mga mangkok na ginagamit sa altar. At ang bawat lutuan sa Jerusalem at Huda ay magiging banal para sa Panginoong makapangyarihan. Gagamitin ito ng mga naghahandog para paglutuan ng kanilang inihahandog. At sa araw na iyon, wala ng mga negosyante sa templo ng Panginoong makapangyarihan.